Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po Panginoon sa biyaya na kung saan tinawag mo po kami upang iligtas kami mula sa maraming mga tao sa mundo sa huling mga araw. At ginawa mo po kaming mga banal, ibinukod kami mula sa sanlibutan na naglilingkod sa iyo Panginoon sa nalalabi naming mga buhay. Ipinapangaral ang Ebanghelyo, naglilingkod at sumusunod po sa inyo. Salamat po sa pagtitipon sa amin ng sama-sama sa mga sandaling ito. Sa iyong harapan, Panginoon, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon upang magpuri para po sa iyong biyaya, upang mag-aral ng iyong mga salita, at upang magkaroon ng fellowship sa Panginoon. Suriin mo po ang bawat isa sa amin at punuin mo po kami ng mas masaganang biyaya at ng salita ng katotohanan upang mas maging banal at ganap po kami. Palakasin mo po kami sa pamamagitan ng mas maraming karunungan at kapangyarihan upang mabuhay po kami sa nalalabi naming buhay na walang anumang kahihiyan bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Ang lahat po ng aming mga churches sa buong bansa at maging ang mga maraming mga churches sa buong mundo, pakiusap, tulungan mo po kaming lahat na maingatan ang aming mga pananampalataya at maipangaral po namin ang Ebanghelyo sa gitna ng maraming mga paghihirap upang ganap naming maisakatuparan ang misyon na ipinagkatiwala mo po sa amin sa katapusan ng panahon, Panginoon. Tulungan mo rin po ang mga brothers at sisters na hindi makakadalo sa oras na ito, saan man po sila naroon, upang magkaroon po sila ng panahon na naisin ang salita, makinig ng sama-sama ng salita, at maunawaan ang biyaya. Pakiusap, pagalingin mo rin po agad ang kalusugan ng may sakit, ang mga nanghihina ang puso, at ang mga tinutukso upang walang sino man sa kanila ang matisod. Sa sandaling ito, tulungan mo po kami na maunawaan ang mga bagay na dapat po naming gawin at ang mga salita mo na nais mo pong ihayag sa amin, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Ngayon, buksan po natin sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7. Versikulo 13 hanggang 14. Verse 13 hanggang verse 14. Basahin po natin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Dahil po sa coronavirus, kaya labis na nagdurusa ang buong mundo. Totoo po na sa Korea, marami pong mga tao ang nagdurusa dahil sa sakit, may mga nawalan ng buhay at labis na nagdurusa. At marami rin pong mga hinaing at pinsala maging sa ekonomiya. Sa tingin ko po, hindi na magtatagal ang salot na ito. Ito po ay dahil nabubuhay pa ang mga Kristiyano sa mundong ito at parang nagbibigay pa sa atin ang Diyos at tinuturuan tayo kung paano magtiwala at sumunod sa Panginoon ng higit pa sa gitna ng ating mga pagdurusa. At marami pa pong hindi pa naliligtas. At dahil sa mga ito, sa tingin ko po, magbibigay pa po ang Panginoon sa atin ng pagkakataon na maibahagi muli ang Ebanghelyo ng mas malaya.
at sa kabutihang palad po, dito po sa Korea, ang mga bilang ng mga pasyente ay nababawasan na. At kahit hindi pa tayo malayang nagkakatipon ng sama-sama, inabot rin ng ilang buwan, nagpapasalamat pa rin po ako dahil ngayon, paunti-unti, parang nabibigyan na tayo ng kalayaan. Kaya noong nakaraang linggo po, nagdaos din ako ng Bible Seminar sa Jeonju Church at sa ngayon, magkakaroon ako ng Bible Seminar sa buong bansa. Kaya labis po tayong nagpapasalamat. Ito po ay dahil maraming mga tao ang muling nagkakatipon at may mga bagong nakakatanggap ng kaligtasan pagkatapos po nilang mapakinggan ang salita ng Diyos. Bagaman hindi lahat ng mga tao ay nakakapagtipon gaya po ng nakagawian dati. Sa tingin ko po unti-unti ay magiging maayos din ang lahat. At gaya po ng alam ninyo, ang Amerika, marami pong mga gawain upang maitaguyod nila ang bago nilang presidente. Pero mukhang nagiging maayos na ang lahat. At sa tingin ko po, unti-unti po, maitataguyod po nila ang kaayusan sa Amerika sa pamamagitan din po ng pahintulot po ng Diyos. Sa katapusan ng panahon, ang Antichrist ay darating at mamumuno sa mundo sa lahat ng uri ng masasamang pamamaraan. Ngunit hanggang may mga Kristiyano pa, hinaharangan ng Diyos ang kapangyarihan ng kasamaan gaya ng sinabi ng kanyang mga salita. Naniniwala rin po ako na mabibigyan pa tayo ng pagkakataon na makapag-evangelize, hindi lamang sa Korea. Ang nais natin maging hanggang sa buong mundo at naniniwala po tayo na ito ang katapusan ng panahon at ang bawat isa po sa atin ay dapat na mas sumunod sa Diyos at dapat mas mabuhay tayo ng karapat-dapat bilang mga Kristiyano, maghanda at mabuhay upang salubungin ng Panginoon anumang oras dumating ang Panginoon. Ngunit naghihintay ang Diyos ng mahabang panahon dahil may mga gawain pa tayo na dapat po nating gawin sa katapusan ng panahon. Hindi po ba medyo mas makatotohanan na ito sa panahon natin? Ngayon na may limitadong panahon na lamang upang magtiis ang Diyos, sa tingin ko po ang panahon ay talagang nasa katapusan na. Ngayon po, may ibinigay na napakahalagang mensahe ang Panginoong Jesus na nakasentro po dito sa ating binasang talata. At hinihiling sa atin ng Diyos na pumasok tayo sa makipot na pintuan. Kahit pa may mga malalaki at maluluwang na mga pintuan at malalapad na mga daan, mayroon ding mga makikipot na pintuan at masisikip na daan din. Ang isa ay malaki at maluwang na pintuan. At ito ay ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit ang makipot at masikip na pintuan ay dapat naman po o papunta naman po daan papunta sa buhay. Sinabi ng Panginoon na ito ang daan na dapat nating puntahan. Kaya nga po pag-iisipan po natin ng sama-sama ang talatang ito. Ayon po sa kasulatang ito, sinasabi na ang mga tao ay isinilang sa mundong ito at nabubuhay lamang ng ilang dekada bilang isang manlalakbay. Sabi po sa Levitico chapter 25 verse 23, sabi ng Diyos, "Kayo'y mga dayuhan at nakikipamayang kasama ko." Ang isang manlalakbay ay umaalis sa kanyang tahanan at naglalakbay sa daan. Sa tingin ko po, ang isang manlalakbay ay hindi isang bulag na taong pag-alagala, kundi isang manlalakbay. Siya po ay isang taong patungo sa isang tiyak na lugar. Alam man ng mga tao o hindi kung saan sila patungo, ang isang manlalakbay ay maglalakbay sa isang lugar. Sabi, nakikipamayan. Ang taong ito ay siya po ay nananatili sa isang lugar sa sandaling panahon, pagkatapos ay aalis siya. Matulog man siya sa isang hamak na lugar o magpahinga sa komportabling lugar, lahat sila nakikipamayan at mananatili lamang sa sandaling panahon. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 11,
Binanggit po ang pahayag na gaya nito, sabi, "Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon." May binanggit din sa Hebrews 11 verse 13, sabi po, "Sila'y pawang mga dayuhan at maglalakbay sa ibabaw ng lupa." Sa Hebreo chapter 11 verse 14, sabi din po, "Sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ng lungsod na darating. Walang anumang lugar na maaaring tirhan magpakailanman sa mundong ito. Tunay po na aalis din ang isang tao. Pagkatapos ng ilang panahon, aalis siya. Gusto man niya o hindi, pero may pupuntahan po siya. At may pupuntahan po tayong lahat na mas mahalaga. Ang sanlibutan ay dumating at mawawala sa ilang panahon. Ngunit ang susunod na lugar na ating pupuntahan ay walang hanggan. Alam na alam po natin ito dahil nasa Biblia. May bagong langit, isang bagong lupa, at may langit na inihanda ang walang hanggan na Diyos, at mayroon din pong walang hanggang pagkawasak sa apoy sa impyerno na inihanda para po kay Satanas, sa Diablo, at sa mga bumagsak na anghel. Naghihintay yun sa kanila. Sinabi niya na mapupunta ang isang tao sa lugar na iyon kung hindi po siya ligtas. Kaya sa tingin ko po, ang mundong ito ay hindi ang langit o ang impyerno, kundi nasa pagitan, nasa gitna ng dalawang lugar na ito. Habang nabubuhay po sa mundong ito, minsan nalalasap natin kaunti ang langit at nalalasap ng labis ang impyerno. Sa tingin ko po, nagkakaroon tayo ng kaunting karanasan sa pagitan ng langit at ng impyerno. At kapag narinig natin ang kwento ng mga tao mula po sa North Korea, kahit doon, komportabling nabubuhay ang mga may pribilehiyong tao, ngunit karamihan po sa kanila ay mahirap ang pamumuhay. Kapag naririnig natin ang kanilang mga kwento, masasabi natin na ito ay tunay na impyerno na hindi natin magawang maisip. At kapag nakatira sila dito sa South Korea ng may kalayaan, sinasabi nila na gaya ito ng langit kumpara sa dating buhay nila sa North Korea. Ngunit kapag naaalala nila ang tungkol sa kanilang mga pamilya doon, sinasabi po nila na nakakadama sila ng awa at nalulungkot dahil komportable silang nabubuhay dito samantalang ang mga kaanak ay naghihirap. Ngayon po sa mundong ito, ang mga taong nabubuhay ng komportable at mayroon din pong mga taong nagdurusa sandaling panahon. Komportable man yan o nagdurusa, sandali lang yan. At pagkatapos ng maiksing panahon ng buhay na ito, ang walang hanggang panahon ay darating. Ang problema po, saan mapupunta ang espiritu sa walang hanggang panahon? Alam po natin ang lahat na ang ilang dekada sa mundong ito ay panahon ng paghahanda para sa pagpasok sa walang hanggang mundo. Halimbawa, 9 buwan sa sinapupunan ng ina ay isang paghahanda sa pagsilang sa bata at mamumuhay ang tao ng ilang dekada sa mundong ito. At ang ilang dekada sa mundong ito ay ang paghahanda para sa pagpunta sa walang hanggang mundo. Ngunit kung saan magtutungo ang espiritu, iyon po ang mahalagang bagay. Tama po? Kaya, sa salita ng Panginoong Yesus, ang mga tao ay papasok sa isang pintuan. Ngunit, may 2 pintuan at 2 daan. Wala pong anuman ang nasa gitna. Kaya gaya ng sinabi ng salita ng Panginoong Yesus, lahat ng mga tao ay isinilang sa kasalanan. Alam man nila ito o hindi, at nabubuhay sila sa kasalanan. Nabubuhay ng laban sa Diyos. Ito po ang maluwang na pintuan. Kahit na pangit sa paningin, ang mga taong isinilang po kay Adan ay pumasok na sa pintuang iyon ng kasalanan dahil nga po isinilang tayo sa kasalanan. Sa Isaiah 53:6, sabi po, tayong lahat ay gaya ng mga tupang iniwan ng ating pasol. Nabuhay po tayo sa kasalanan na walang Diyos. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan ayon sa katigasan ng ulo. May pagnanasa ang laman at kasakiman.
Nabuhay ang tao laban sa Diyos. Sa ibang salita, maraming mga tao ang nabubuhay ng hiwalay sa Diyos. At sa kabilang panig ng kamatayan, ang katawan po ay babalik sa lupa at ang espiritu ay magtutungo sa Diyos na nagbigay nito. Mabuti po kung lahat ng tao ay magtutungo sa Diyos, ngunit lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos para sa kahatulan at magtutungo sila sa impyerno, o kaya naman ng taong ligtas ay magtutungo sa walang hanggang langit na inihanda ng Diyos para sa kanya. Kaya ang tao po ay mapupunta sa isa sa dalawang lugar na ito. Ngunit ngayon po, tiyak po na ang lahat ng mga tao simula sa kanilang pagkasilang ay dumaraan sa maluwang na pintuan, ang daan ng pagkawasak na kanilang tadhana dahil malayo sila sa Diyos. Kaya sa Jeremias 21 verse 8, sabi po, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Kaya mayroon pong daan ng buhay at daan ng kamatayan. Kaya ano po ang gagawin natin? Habang nabubuhay ang tao sa mundo, dapat na maunawaan niya po na isinilang siya sa kasalanan at nabubuhay siya na walang Diyos at laban sa Diyos. At siya po talaga ay patungo sa walang hanggang kamatayan. Dapat pag-isipan ito. Kapag naglalakbay, kailangan niyang pag-isipan kung saan siya patungo. Ngunit kung hindi nyo alam ang Biblia, hindi nyo malalaman kung saan kayo nagmula, kung ano ang layunin ng inyong buhay. Hindi nyo rin alam kung saan kayo patungo. Kaysa pamamagitan ng Biblia, alam na natin na ang kalawakan at mundo ay ginawa para sa plano at layunin ng Diyos. At tayong mga tao ay mga mahalagang nilalang na ginawa ayon sa larawan ng Diyos. At sa pamamagitan ng Biblia, alam na po natin na ang mga tao ay nabubuhay na malayo sa Diyos. Ito po ay dahil makasalanan tayong lahat. At alam po natin na pagkatapos ng kahatulan, pagkatapos po ng buhay may kamatayan, sunod may kahatulan, at mapupunta sa walang hanggang impyerno. May Diyos po at may Espiritu, at pagkatapos ng kamatayan, may walang hanggang mundo. Kaya sa pamamagitan ng Biblia, alam po natin lahat ito. At dapat nating malaman na ang daang tinatahak natin ay mali at dapat tayong magbalik sa Diyos. Kaya malinaw dito sa Matthew 7:14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ang maluwang na pintuan, maluwang na daan ang agad nating pinupuntahan. Kaya dapat na matagpuan ang pintuan na patungo sa buhay. Pero sinabi po niya na kakaunti talaga ang makakatagpo niyon. Kaya sa Mateo 7:7, sabi po, humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo, tumuktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Kaya dapat na hingin ng mga tao ang walang hanggang biyaya ng Diyos. Hanapin ang Diyos upang makita siya at tumuktok sa pintuan ng langit upang makapasok, at sila mismo dapat ang maghanap sa mga ito. Nung isinilang tayo sa mundong ito, inisip lang natin ang tungkol sa kung paano tayo kakain ng maayos. Iniisip natin kung paano mabuhay ng maayos. Maaring walang taong nakatayo lang at walang ginagawa. At ang tao, habang nagtatrabaho siya, nasisihan siya sa bunga ng kanyang paggawa sa mundong ito. May ilang mga tao ang nabubuhay ng marangya. Swerte man sila o masipag magtrabaho, may ilang mga tao naman na naghihirap, may malas at mayroon ding tamad. Pero may ilang isinilang na mahirap. Walang tahanan, walang hawak sa kamay, pero later on nagiging pinuno sila. Dahil po sa kanilang pagsisikap, naging pinuno ng isang malaking korporasyon. May ilang mga tao po na ganito. At sa tingin ko po, labis silang nagsisikap upang maging maayos, especially yung kanilang buhay. Pero dahil nga sa matatapos din ang buhay na ito sa ilang dekada lang, ang mayaman at mataas man ay hindi makakapagyabang dahil ang lahat ay hindi magpakailanman. Kaya,
Mahalaga po na mabuhay tayo na nagsisikap. Kailangan nating maghanda sa walang hanggang mundo pagkatapos ng kamatayan gaya ng sabi ng Biblia. Kaya naniniwala po tayo na ang isang taong ligtas ay dumaan sa daang iyon sa makipot na pintuan. Ang pintuan patungo sa buhay. At ngayon po, nasa daan tayo na patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit sobrang dami ng taong hindi dumadaan dito. Kaya sa Kawikaan 14:12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ng dulo nito. Kaya may ilang mga tao, iniisip po nila na yung dinadaanan nila ay tungo sa langit, ngunit sa dulo, impyerno pala. Yun po ang problema. Kaya sa Kawikaan 15 verse 24, sabi po, para sa pantas ang landas ng buhay ay paitaas, upang sa Sheol na nasa ibaba, siya ay makaiwas. Sino po ang pantas? May hangal at pantas sa Biblia. May ilang mga tao ang nabubuhay ng may karunungan sa sanlibutan ito. Ito po ang karunungan ng sanlibutan. Ang mga hangal ay hindi nabubuhay ng maayos. Sinasabi sa Biblia na ang pagkakilala sa Diyos at yung pong pagsunod sa Diyos ang pundasyon ng karunungan, hindi ang karunungan ng sanlibutan ito. Kaya sa Awit 14 verse 1, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Kaya siya po ang pinakahangal na tao. At sabi rin po ng mayaman sa Luke 12 verse 19, sabi niya, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sinabi ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kayo mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Kaya nag-ipon man kayo ng karunungan, ng kapangyarihan o kayamanan, maaaring kunin ng Diyos ang inyong kaluluwa ngayong gabi at mapupunta kung sino-sino, saan kaya mapupunta ito, kaya hangal. Kahangalan po ito. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, sila po ay hangal. Ang mga mahihirap ay hangal dahil sa mahirap sila. Hangal din ang mayayaman dahil mayaman sila. Lahat ng mga hindi nakakakilala sa Diyos at hindi naghahanda para sa kanyang kaluluwa, sino mang nabubuhay lamang para sa ilang dekada ng buhay ay tunay na hangal at walang kaibahan sa sino mang mga hayop. Sabi po na ang Diyos ay nagbigay sa mga tao ng pusong nagnanais sa walang hanggan. Kaya nga dapat ninyong asamin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, para sa pantas, ang landas ng buhay ay paitaas. Upang sa Sheol na nasa iba, siya ay makaiwas. Ibig sabihin, hindi kayo mapupunta sa impyerno. Kaya po, tayo na mga ligtas ay magtutungo sa landas ng buhay, ito po ay paitaas at ito po ang karunungan na ibinigay sa atin ng Diyos. Sinabi po sa atin ng Diyos, upang sa Sheol na nasa ibaba, siya ay makaiwas. Mahalaga po ang bagay ni ito, ito ang karunungan. Sa Mateo, dito po sa chapter 7 verse 13 at 14, sabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan, dinagdag pa sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumaspasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kaya kakaunti po talaga. Alam niyo po, mula po grade 7, naging isang masigasig na Kristiyano din po ako na dumadalo noon sa mga simbahan. Pero alam ko na ang talatang ito. Ang talatang ito ay tungkol sa isang taong papunta sa maluwang na pintuan o sa isang taong papasok naman sa isang makipot na pintuan at masikip na daan. Naisip ko po na sila ay isang mananampalataya at yung isa naman ay hindi mananampalataya. Dahil nga mas maraming tao ang hindi sumasampalataya sa Diyos, maraming mga tao ang hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi sila sumasampalataya kay Jesus at nabubuhay sa kanilang sariling paraan. Kumpara sa kanila, may labis na kaunting tao ang sumasampalataya kay Jesus. At kahit na maraming mga relihiyon sa mundo, sabi, walang sinuman o walang kaligtasan sa kanino paman. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.
Dahil lahat ng mga relihiyon ay mawawasak. Silang mga hindi sumasampalataya, sabi ko, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos. At silang hindi sumasampalataya kay Jesus, sila ang mga pumapasok sa maluwang na pintuan patungo sa malapad na daan. At tayong mga sumasampalataya kay Jesus ay pumasok ngayon sa makipot na pintuan at nasa masikip na daan. Naisip ko po ang ganito dati. Dahil kapag sinasabi natin na sumasampalataya tayo kay Jesus, may marami po tayong paghihirap. At ang isang mananampalataya ay hindi maaaring magkasala at mabuhay na tulad ng hindi mananampalataya. Sapagkat ang mga mananampalataya ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Kung minsan kinapupuutan tayo ng mga tao, inaapi at inuusig tayo. Kaya kung gayon ang aking buhay ay makikipot at isang malubak na daan, sabi ko. Ganito ang inisip ko noon. Subalit, alam niyo po nung napag-aralan ko ang Biblia, hindi pala ganun ang ibig sabihin ng talata. Sabi dito, kung titignan sa Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang talatang ito po ay konektado sa kasunod na talata upang maipaliwanag ito ng detalyado. Sabi, ang lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Mabuti po kung ganito nga. Ngunit sinabi, hindi lahat ay papasok sa langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang talatang ito ay tungkol po sa mga mananampalataya. Mga nagsasabing Panginoon, Panginoon. Kaya sinabi ng talata na hindi ang lahat ng mga nananampalataya hindi lahat ay papasok sa langit kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama. Siya ang makakapasok. Kaya nga, sa tuwing sinasabi ko ito sa isang tao, ganito ang sinasabi ng mga nananampalataya kay Jesus, sabi nila. Ay ganun pala, Panginoon, Panginoon. Siguro tanging sa bibig lang at mga pabalik-balik lang sa church, kaya hindi sila makakapunta sa langit. Sinasabi nila, marami ang mga tulad nito. Silang mga dumarating sa church at umaalis sa church building at sumasamba sa bibig lang. Ang ibang mga relihiyosong tao ay may ganito rin pong sigasig. Ang mga pumupunta sa church sa ganitong paraan ay hindi maaaring makapunta sa langit. Tama po ba ito? Ngunit sa tuwing tinatanong ko sila kung ano ang ibig sabihin ng katagang gagawin yung kalooban ng Ama sa langit, ang sagot po nila, ganito. Ang gawin ng kalooban ng ating makalangit na Ama, sabi nila, kung masigasig kang pupunta sa church, sinusubukang mabuhay ayon sa salita, sa Biblia, kapag gumagawa ng mabubuting bagay, pinaglilingkuran siya, nagsisikap kang mabuti habang natututo sa church, lahat ng tao ay makakapasok sa langit. Kaya nagtatanong uli ako sa kanila kung gayon, gaano kahigit ang gagawin mo upang makapasok ka sa langit? Sumasagot po sila, hanggang sa abot ng aking makakaya. May pamantayan bang nakalagay sa Biblia? Subalit, wala pong nakalagay sa Biblia. Kung magsisikap ka ng mabuti sa pagpunta sa church, maglilingkod, yung ibang nananalangin, may kabaitan, nagdo-donate at masikap na mag-evangelize, makakapasok ka sa langit. Ganyan ang isip nila. Alam niyo po, bago po ako maligtas, ganito rin po ang isip ko. Ngunit nang maunawaan kong hindi pa po ako ligtas, sabi John 3:3, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang talatang ito ay nagsasabi na lahat na ang kaharian ng Diyos ay hindi maaaring makita. Hindi makikita ang langit. Ito po ay isang matinding salita kaysa hindi maaaring makapasok sa langit. Kayong pong bata, siya po ba kapag ipinanganak, pumipilit siya na lumabas sa sinapupunan ng ina? Hindi po.
ipinanganak ng nanay ang sanggol. Ito po ay sa pamamagitan ng masakit na panganganak at hindi nagsikap ang sanggol para rito. Ganun po tayo, naipanganak tayong muli sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon at kilos ng Espiritu Santo. John 1:12-13, ang lahat ng tumatanggap sa Kanya, pinagkaluban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa kanila na sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Ibig sabihin ng isang tao ay napapanganak bilang anak ng Diyos, hindi sa dugo, kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Halimbawa po, kung ang magulang ay Kristiyano, hindi ibig sabihin ng anak ay automatically na Kristiyano na rin. Sabi po, hindi sa dugo o sa kalooban ng laman, hindi rin sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o kalooban ng tao. Ibig sabihin nito, hindi sa pamamagitan ng bautismo o sa pagsasagawa ng mga ritual. Hindi yan ang pagiging anak ng Diyos. Kaya, hindi sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang katawan ay naipanganak sa magulang at ang pagiging born again ay maipanganak sa Diyos at sa Espiritu Santo. Sa Diyos, si Jesus ay ipinanganak sa Diyos at nagmula sa Diyos at ang mga ligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ay mga ipinanganak ng Diyos. Tulad po ng butil ng trigo na namatay at nagbubunga ng marami, ang bugtong na anak ay namatay at marami ang naipanganak. Gayunpaman, hindi ito sa iyong sariling gawa. At kapag sinasabi ko po ito, hindi nila ako naiintindihan yung mga tao. Kung magsisikap ako ng mabuti, sabi nila, dadalhin ba ako ng Diyos sa impyerno? Sinusubukan kong magsikap ng mabuti. Bakit naman niya ako dadalhin doon? Hindi po ganito ito. Hindi po, hindi. Sinabi po ito ng Diyos sa Mateo 7:22. Sabi po, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Tignan po ninyo ito sa araw na iyon. Ang araw ng pagdating ng Panginoon, kapag ang lahat ng tao ay nasa harapan na ng Panginoon sa araw na iyon, kapag humarap na sila sa Panginoon, sasabihin nila, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Kahit pastor ka, evangelist, missionary, nagtuturo ng Biblia, nagpupropesiya ka. Nagpapalayas din ng demonyo. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao, tama po ba? Pagpapagaling sa mga sakit at paggawa ng mga himala. Ang mga bulaang propeta ay gumagawa rin po ng mga himala. Sa ibang mga relihiyon ay may mga gumagawa ng himala. Maging sa pamamagitan ng hindi nakikitang masamang espiritu, isang kagulat-gulat na himala ang nagaganap. Kaya sa Revelation chapter 13, sinabi roon na sa mga huling araw, gagawa ng mga dakilang himala ang Antichrist sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas upang linlangin ang mga tao at maging ang mga Diyos-Diyosan ay bibigyan niya ng buhay upang makapagsalita ang mga ito. Ang panahon na ito po ay darating. Kaya ang mga tao ay nagugulat at talagang yuyuko po sila sa harapan niya at sasabihin, Oh Diyos ito! Marami na po akong nakitang mga bulaang himala, mga peke. Matapos po akong maligtas, ang unang lugar na pinuntuhan ko noon ay mga lugar ng panalanginan. Lahat ng uri ng house of prayer. Sa loob ng 4 na taon, bit-bit lamang po yung pong aking Biblia. At matapos po akong maligtas, naisip ko noon na kailangan kong matanggap ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapangaral ng Ebanghelyo. Kaya, nagtungo ako sa mga house of prayer at nakilala ko ang mga may kapangyarihan at mga maraming tao. Nakilala ko ang isang tao na gumagawa po talaga ng himala. Isang taong nagpapagaling ng sakit. Iba-iba. Yung iba naman, nakatanggap daw mga pangitain. At ibang mga kakaibang tao. Ngunit nakakapagtaka po rito, binigyan ako ng Diyos ng karunungan upang makilala kung sino ang mali. Nakita ko hindi ito gawa ng Espiritu.
Kaya maging sa lumang tipan, mayroong maraming mga bulaang propeta sa kasaysayan ng Israel. Noon, may isang propeta ng Diyos na si Mikaya, at mayroong 400 mga bulaang propeta. Nang magsalita si Mikaya tungkol sa salita ng Diyos, sinubukan siyang bugbugin hanggang mamatay, maging si Jeremias. Kinulong nila siya at sinubukan siyang patayin. At mayroong napakakakaunting propeta ng Diyos, maging sa panahon ni Hesukristo. Ang mga taong nananampalataya sa Diyos ay nagsasabing si Jesus ay inalihan ng demonyo. Hindi lang yon, maging sa panahon ng mga apostol. Marami pong mga bulaang propeta. Hanggang ngayon, marami sila. Kung mayroong maraming bilang, ang nangyayari parang tunay sila. Ngayon, ang mga tunay ay nagmumukhang bulaan at ang mga bulaan o mga peke ay parang tunay. Kaya nalilito po ang maraming mga tao. Hindi na po nila alam kung ano ba talaga. May mga maling aral, mga maling pananampalataya sa loob ng mga grupo pong ito. Alam nyo sila, sila ang mga bulaang mangangaral. Alam nyo po, nagpapanggap si Satanas bilang anghel ng liwanag at ang ibang mga demonyo ay nagpapakitang parang mga bata at ang iba naman ay nagpapakita bilang mga anghel. Napakabanal at marangal at alam ko ito. Dahil marami na rin po akong nakitang ganito. Alam niyo po kung ang Diablo ay magpapakita bilang Diablo, sino po ang madaraya? Kung ang malulokong tao ay magpapakita bilang siya, sa umpisa pa lamang, wala siyang maluloko. Kaya lumalapit sila bilang mga mabait, mapagbigay, at kakaibiganin ka nila talaga, tutulungan ka nila. At sa umpisa, talagang tumutulong sila. Sabi nila, kung magpapahiram ka ng pera, babayaran ka nila ng interest. Tapos, sabi nila, kung mas mag-i-invest ka, mas malaki ang makukuha mo. Hanggang sa ipahiram mo na lahat ng meron ka. Pagkatapos, tatakbuhan ka nila. Kaya maraming tao ang naluloko sapagkat nadaya sila. Mukhang tunay kasi. Kaya nga, sa 2 Timoteo 3 verse 13, sabi po, sabi, subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Kaya sa mundong ito, kapag nadaya ka, makikita mo lamang ang kabiguan. Ngunit kapag nadaya ka po spiritually, ang dulo po nito ay impyerno. Kaya dapat mag-ingat. Nakakatakot. Marami pong nagpupropesiya. Gumagawa ng mga himala. Nagsisikap ka bang mabuti? Kailangan ay hindi ka kita makilala, nakilala, sabi ng Diyos. Hindi kita kilala kahit nagsikap ka. Bakit hindi niya alam? Sapagkat hindi siya born again. Sa Jeremias 23 verse 21, hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitakbo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya. Sabi ng Diyos, hindi ko sila sinugo. Hindi sila sinugo o inatasan man sila, kaya't wala silang anumang pakinabang na dulot sa bayang ito. Ang mga tao ay nadaraya lamang. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:23, ipapahayag ko sa kanila. Sabi niya, hindi ko kayo kilala kailanman lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang hindi pagsunod sa kung ano ang sinabi ng Diyos ay kasamaan. Kaya sa araw na iyon, sabi nila, Panginoon, Panginoon, nagpropesiya kami, pero hindi sila kilala. May kanta po sabi, ang aking pag-asang lubos na nakasalig kay Jesus at ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Sinabi ba rito na harap ka sa Diyos na may takot sa puso na nagtitiwala sa iyong mabubuting gawa, paglilingkod? Dapat katwiran lamang po ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya may katapangan tayo sa Efeso 3 verse 12 na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Harap tayo sa kanya na may katapangan. Nakakamit natin ito. Ito po ay dahil sa pananampalataya sa kanya.
Wala tayong ginawa. At kapag sinabi nilang may ginawa ako, ito ang katibayan na hindi sila ligtas. Hindi sila na born again. Ito po ay kasamaan. Tama po ba? Gayunpaman, ang makipot at malawak na pintuan ay hindi pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nananampalataya at hindi nananampalataya. Kundi, ang ibig sabihin, kapwa silang nananampalataya. Napakahalaga po nito. Kaya dapat po kayong makinig ng mabuti. Mayroong mga nananampalataya na mapupunta sa langit. At may mga nananampalataya rin po na hindi ligtas. Nagtitiwala sila sa Diyos hanggat sa abot ng kanilang makakaya, ngunit papunta pa rin sa impyerno. Ito po ay dahil pananampalataya po nila ay mali. Talagang magkasalungat ito na nananampalataya sila, ngunit mapupunta pa rin sa impyerno. Ang paniniwalang ito po kasi ay mali. Ang mga tao na nagsisikap ng mabuti sa church, alam niyo po itinuturing nila na napakabuti ang kanilang pananampalataya. Sasabihin ng pastor nila, o deacon o yung elder, sinasabi na makakatanggap sila ng malaking gantimpala sa langit. Ang tanong, naipanganak ka na bang muli? Sa pamamagitan ng salita ng tao, gumagawa sila bilang mga Kristiyano at sinasabi makakatanggap ng dakilang gantimpala sa langit kasi nungalingan po ito. Kaya nga sa Santiago 2 verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung ito ay walang gawa ay patay. Maging sa 1 Timoteo 1:19, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Kailangan mong sabay na magkaroon ng pananampalataya at mabuting budhi. Ang ibang tao ay may pananampalataya ngunit iniiwan nila ang mabuting budhi. May pananampalataya sila ngunit walang mabuting budhi. Mga taong dinadaya ang sarili. Kung gayon, ano ang pananampalatayang iyon? Ito ay wasak na pananampalataya. Sira. Kapag sira ang barko, lahat po ay mamamatay. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 7-8, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Patuloy po silang nag-aaral ng Biblia, ngunit hindi talaga nila alam ang katotohanan. Kung titignan natin, tuwing araw ng Sabat para sa mga Israelita, binabasa nila ang Biblia, kinakabusado ang kautusan, iniingatan ito. Pero anong nangyari? Pinatay nila ang binabanggit ng Biblia na si Jesucristo. Ano po ang nangyari? Kaya na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sinabi na sila ang mga tumatanggi sa katotohanan. Kaya sa 2 Timothy 3 verse 8, sina Hanes at Hambres ay sumalungat kay Moises. Ang mga ito'y sumasalungot din sa katotohanan. Sabi po, mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya. Pagdating po sa pananampalataya, mayroong napakaraming paniniwala. Tungkol po sa pag-iwan sa pananampalataya o di kaya wasak na pananampalataya, peke. Ang pananampalataya ay pananampalataya, ngunit hindi sila mapupunta sa langit. Ang mga tao sa Israel ay mga taong pinili ng Diyos. Nagsikap sila, iningatan nila ang Sabat, 10 utos, inialay, nagbigay ng ikapo sa Diyos. Subalit tinanggihan nila ang Kristo na sinugo ng Diyos. Tunay na magkasalungat po ito. Paano kaya nangyari iyon? Ganon din po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa John chapter 8 verse 44, sinabi ng mga Hudyo, ang Diyos ang aming Ama. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, sabi niya, hindi, kayo ay sa inyong amang Diablo. Tulad ng nakikita ko sa mga gawain nyo, sa tingin nyo, at sa tingin ko, hindi kayo ama ng Diyos, hindi nyo ama ang Diyos, sabi niya. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo, at ang nais nyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas. Sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sapagkat nasa inyo ang kasinungalingan, sabi niya, nagsisinungaling kayo
na hindi nahihiya sapagkat ito ang inyong likas. Kayo ay tulad sa inyong amang Diablo. Yan ang sabi ni Jesus sa kanila. Kaya nagkaroon ng maraming pagtatalo. Gusto nilang patayin. Kaya ang mga piniling bayan, mga pare, Fariseo, mga guro ng kautusan, nagsisikap sila para sa Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ang inyong ama ay demonyo. Kaya nais nilang bugbugin siya hanggang sa patayin siya. Nagkaroon po ng malaking pagtatalo. Ganon din po ngayon. Kung titignan natin ang kasaysayan ng Kristyanismo noong nakaraan, hindi natin alam kung gaano karaming tunay na Kristiyano ang namatay gamit ang kapangyarihang ito. Sinasabi ng mga Katoliko na ang Santo Papa ay tagapagmana ni Pedro at nakatanggap daw ng susi ng langit. At ang mga pari ang kumakatawan sa Santo Papa. Ang Biblia ay nakatago sa ilalim ng sahig ng simbahang Katoliko at tinuturo lamang nila ang mga doktrina. At kung ang sino man po ay may Biblia at sinabing mali sila, pinapapatay po nila ang taong iyon. Sinusunog sila, pinupugutan nila ng ulo, at ipinapahayag na isa pong erehiya o mali ang pananampalataya. Ako ay masasangkot sa gulo kapag nagsabi ako ng bagay na hindi totoo. Kung titignan mo ang kasaysayan ng church, lahat ay nakasulat na. Hanggang ngayon nananatili ito. Kaya wala po silang maidadahilan. Maging ngayon, kung ang isang peking Kristiyano at ang mga relihiyosong tao ay may kapangyarihan, maaari nilang patayin yun pong mga tunay na Kristiyano. Alam niyo po ba kung ilang mga Kristiyano, mga relihiyosong tao at mga relihiyosong panatiko na hindi pa talaga born again, sila po yung talagang sumasalungat at umuusig. Inuusig nila ang tunay na church. Sa Galatia 4:29, sabi po, subalit kung paanong inusig noon ng ipananganak ayon sa laman, yung ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Tingnan nyo si Cain at Abel, tinanggap ng Diyos ang handog mula kay Abel at hindi ang kay Cain. Nainggit si Cain, pinukpok niya ang kanyang kapatid ng bato, yan ang nangyari. Pinili rin po ni Abraham, ng Diyos si Abraham, na maging ama ng Israel. Unang ipinanganak kay Abraham si Ishmael, ang anak ng kanyang babaeng lingkod. Ang pangako ng Diyos sa kanya ay si Isaac mula sa kanyang asawang si Sarah. Sinaktan ni Ishmael si Isaac. Sinabi ng Diyos na paalisin si Ishmael at ang kanyang inang si Hagar. Sila'y paalisin mula sa kanilang tirahan. Sabi, sinaktan ni Ishmael si Isaac. Pagkatapos si Isaac, na anak po ni Abraham, ay nagkaanak ng kambal. Si Esau ang panganay at si Jacob ang ikalawa. Inagaw naman ni Jacob ang pagkapanganay mula kay Esau at ang pagpapala ay napunta kay Jacob. Noong binalak ni Esau na patayin si Jacob, tumakas po siya. Ibig sabihin, siyang unang lumabas ay ipinanganak ayon sa laman. Siyang ipinanganak ayon sa laman at naipanganak na muli, ibig sabihin ipinanganak siyang muli ayon sa Espiritu. Ipinanganak muna tayo ayon sa laman at ipinanganak tayong muli sa Espiritu. Siyang ipinanganak ayon sa laman ay inuusig siyang ipinanganak ayon sa Espiritu. Ang mga hindi born again na hindi nakakatagal sa Christian life, sila ang mga ipinanganak pa sa laman at siyang nauuna. Subalit kung paanong sabi po, inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Magpahanggang ngayon po, isa itong malaking problema. Kaya mahalaga para sa isang tao ang makilala ang Diyos at sumampalataya kay Jesus. Ngunit, mas mahalaga na sinasampalatayanan mo yung tama. Ang walang tigil na pagpunta sa church at pagsasabing mayroon kang pananampalataya sa Diyos. Kahit sasabihin mo po yan, hindi yan paraan para mapunta ka sa langit. Mayroon pong napakaraming problema. Kaya kailangan ka talagang maligtas. Mahalaga ang manampalataya, ngunit ang pananampalataya sa kung ano ang tama ang siyang pinakamahalaga.
Kaya ano ba ang ibig sabihin ng tamang pananampalataya? Roma 10:17. Kaya ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mayroon pong Chinese character na kasulat sa tabi ng salitang pananampalataya. Kapag idinagdag po yung salitang tao, sa salitang ito, mabubuo ang salitang pananampalataya. Kaya ano ang pinananampalatayanan natin? Ang walang tigil na pagpunta sa church ay hindi pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Ang tamang katuruan, ang tamang pagkaunawa, ang tamang pagkakilala, ang tamang pananampalataya ay nakakatanggap ng kaligtasan at makakapunta sa langit. Gayun din, may maling katuruan. Mali rin ang matututunan. At dahil mali ang natutunan, mali ang pananampalataya. Mali ang pananampalataya, kaya papunta sa impyerno. Ang pagkatuto ay mahalaga, subalit ang tamang pagkatuto ang pinakamahalaga. Paano ngang ang isang hindi born again? Hindi natin lubos maisip na magtuturo at mangangaral siya, kahit hindi pa siya born again. Kaya nga kailangan ng pananampalataya, dapat ayon sa Biblia. Naipanganak na akong muli, ligtas na ako. Nung unang panahon dito sa Korea, kapag may nagtatanong kung born again ka na, sagot nila, ano? Paano mo malalaman? Sabi nila. Malalaman mo lang pagpatay ka na. Diyos lang ang nakakaalam, sabi nila. Nung panahon na naligtas ako, kapag may nagsasabi po na born again na siya, kinukot siya ng mga tao at sinasabing mayabang siya. Matagal na po ang panahon, lumipas, si Pastor Billy Graham ay pumunta po sa Yodo Square at nangaral ng salita ng Diyos sa harap po ng milyong mga Kristiyano. Ang mensahe po niya ganito, dapat kayong maligtas. Sabi niya, ang pastor, mga matatanda, elder, dapat maipanganak na muli. Ang mga Amerikano, mga Chino, Ruso, maging ang mga Koreano, kailangan maborn again kayo, sabi niya. Paulit-ulit na maipanganak na muli. Sapagkat sinabi ito ng taong maganda yung itsura, kulay asul ang mata, blonde ang buhok. Sinabi ng mga tao, oh, sa tingin ko, kailangan kong maligtas, sabi nila. Dapat akong maipanganak na muli, maborn again, sabi nila. At mula po noon, ang salitang ito ay nasa labi na ng mga tao. Kaya sabi nila, natanggap mo na ba ang kaligtasan? Sasagot, oo, natanggap ko na. Kailan ka naligtas? At sinasabi na, mula nung araw na sumampalataya ako. Kailan iyon? Mula noong lumabas na ako, sabi nila. Sapagkat natanggap ko na ang pananampalataya, sabi nila. Oo, pakiusap, dahan-dahan yung pagsasalita mo, sabi po. Kailan mo yun natanggap? Subalit walang maisagot. Natanggap mo na ba talaga ang kaligtasan? Sinasabi nilang natanggap na nila ang kaligtasan kahit hindi pa po talaga. Ang pagpunta sa church ay hindi po yung born again Christian. Ang iba sa kanila ay born again at ang iba ay nagkukunwari lang po talaga. Kung titignan sa Jeremiah 7:10, pagkatapos ay magsiparito at magsisitayo sa harapan sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na magsasabi, kami ay ligtas upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumal-dumal. Anong kaligtasan po yan? Ganyan bang kaligtasan? Hindi po ganyan ang kaligtasan. Kung naligtas ka ayon sa Biblia at nagbago ang iyong pag-iisip at buhay ayon sa Biblia at nabubuhay ng maayos bilang Kristiyano, dapat kang makilala bilang taong naligtas sa paningin ng Diyos. Kung titignan sa 1 Corinto 13:5, hindi magaspang ang kilos, hindi ito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Ang mga salitang ito ay para sa mga masisipag sa kabanalan na naging Hudyo, hindi para sa mga walang pananampalataya. Bakit sinabi ng Diyos sa mga salitang ito? Sinabi ito ng Diyos sa mga taga-Korinto na nagsasabing born again na sila, ngunit may mga taong napakaliit, yun pong kanilang pananampalataya at nabibilang sa laman.
At mayroon din sa kanila na talagang hindi tunay. Kaya kung titignan nyo, sa 2 Corinthians 11:4, nung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus, maging ng ibang espiritu, ibang ebanghelyo, kaagad silang nagpasakop doon. Kasi sinabi ni Apostol Pablo, ano ang inyong sinasampalatayanan? Suriin natin uli ang pananampalataya. Kung paano tayo nagpapacheck up upang malaman kung malusog o hindi. Kahit isang beses lang sa loob ng 2 taon, yung iba, sumasa ilalim po sila ng check up sapagkat maaring may sakit na po sila na hindi nila alam. Gayun din po dapat sa pananampalataya. Kailangan po nating suriin. Tama ba ang kaligtasan na natanggap ko? Born again na ba talaga ako? Isa ba talaga akong Kristiyano na anak ng Diyos na sinasabi ng Biblia? Suriin po ninyo ang inyong sarili. Patunayan nyo. Kung talagang natanggap na po ba ninyo talaga ang kaligtasan o hindi pa? Kapag sumailalim ka po ng general check-up, mapupatunayan mo kung may sakit ka o malusog. Kung may problema, ipapasuri mo uli yung katawan mo at sasailalim sa masusing pag-check-up. Sapagkat kailangan mong magamot kung mayroon kang karamdaman. Tayo rin po masusuri sa pamamagitan ng Bible verses. May mga taong nagsasabi, tignan natin kung sino ang sinasampalatayanan ko. At pumupunta sila sa manghuhula, hindi po ganun. Sumasampalataya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito po ay dahil may mga palatandaan pagkatapos nating maligtas na nakalagay sa Biblia. Kaya dapat suriin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng Biblia. Maaari nating suriin talaga kung sumasampalataya ba tayo ayon sa Biblia o hindi. Kung ligtas na tayo o hindi. At kapag ganoon, kahit ang paraan ng ating pamumuhay ay hindi pa perpekto, dapat nating suriin kung lumalago ba tayo, nababago ba tayo, o di kaya nahuhubog ang ating pagkatao bilang anak ng Diyos. Kaya ang ganitong bagay, kung may problema tungkol sa kaligtasan, ay dapat masuri ng 10 hanggang 100 beses. Kapag natututo tayo sa Biblia, nagiging masigurado tayo at nagkakaroon ng katiyakan at pagtitiwala. May mga taong nagsasabi, sabi nila sa akin, Pastor, pakiusap, suruin niyo po kung talagang ligtas na ako. Pagkatapos ko pong masuri kung ano ang sinabi ng taong iyon, tingin ko, ligtas na siya. Kahit pa nagdududa siya. At pagkatapos niyang makinig pa, nagkakaroon siya ngayon ng katiyakan. Ito ang pananampalataya. Kapag pinaniniwalaan mo ito nang may kapayapaan sa iyong puso at walang pagdududa, pananampalataya yan. Gaya ng taong ligtas, mayroon ka pong pusong haba handang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mayroong kang malinaw na pag-asa sa langit, unti-unti kang magbabago, hindi man gaya ng anghel kaagad. Kung titignan nyo ang maliliit na tigre at maliliit na aso ay magkamukha kapag pinagsama mo, ngunit magkaiba sila kapag lumaki na. Ang tigre at leon ay parehong may likas na ugali na kumain ng ibang hayop habang sila po ay lumalaki. Maring hindi ito napapansin sa una, ngunit makikita yan pag laki. Kaya kung ligtas ka, may pagbabago. Ang paraan ng kanyang pagkilos ay dapat nababago. Tiyak po ito. Paano ito nagiging pareho? Hindi pwede. Paano nagiging pareho ang liwanag sa kadiliman? Paano po na magkapareho ang pamumuhay ng isang taong pupunta sa langit at taong pupunta sa impyerno? Hindi po sila pwedeng mamuhay ng magkapareho. Kaya suriin niyo po ang inyong pananampalataya. Sabi sa John chapter 3 verse 3, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating konsensya, dapat nating suriin kung kailan at kung paano tayo naligtas at kung ang ating puso at pamumuhay ay nababago para mabuhay bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay na may pagsunod.
Sa pamamagitan lamang ng regular na pagdalo sa church, ang isang tao ay maaaring makilala bilang isang Kristiyano sa paningin ng mga tao. Ang mga tao ay sinusubukan ito para raw makita ng ibang tao ang pananampalataya raw nila para mapansin ng pastor, maging ng mga elder. Iniisip ng mga Kristiyano kuno na tama sila kapag napansin. Nakikilala sila ng mga tao sa palibot nila, nakapareho nila. Hindi ganyan ang tunay na pananampalataya. Hindi po ganyan. Hindi ito pagpupuri sa sarili. Hindi pagkilala ng tao, kundi pagkilala ng Diyos. Sa Diyos po ang pagkilala. Gaya po ni Abel at Enoch, mayroon po talagang patutuo na nalugod ang Diyos sa kanila. Pagkilala yun ng Diyos. Kaya pag-isipan po ninyo ang Matthew 7:14. Napakahalaga po nito. Kailangan may pagkakilala ng Diyos gaya po ni Abel at ni Enoch. Kaya nga po dito sa Matthew 7:14, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Kakaunti sila. Kakaunti po. Ibig sabihin, ang pintuan patungo sa buhay ay masikip at mahirap at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Marami pong mga ganitong talata sa Biblia. Sa Matthew 22 verse 9 sinabi, kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasala ng sinumang makita ninyo. Kaya ang handaan ay napuno ng mga bisita. Dumating ang hari upang makita ang mga bisita, ngunit may isang taong hindi nakasuot ng damit pang kasal. Kaya sabi po, kaibigan, paano kang nakapasok dito na hindi nakasuot? Wala kang suot damit pang kasal. Ang damit pang kasal ay sinusuot sa handaan ng espesyal na tao gaya ng hari. Noon mayroong mga magandang itsura, may pangit, may mayaman, mahirap na mga tao na dumarating mula sa mga pangunahing lansangan at napuno ang handaan ng iba't ibang uri ng mga tao. Kapag nagkatipo ng mga taong yon, ang mga mayayaman ay nakasuot ng magagarang kasuotan at ang babaeng ikakasal ay mayroon ding natatanging kasuotan. Ang mga mahihirap na tao na nakasuot ng maduduming kasuotan, kaya kapag ganun halo-halo, magkakaroon ng problema kapag lahat sila ay nagsuot ng ganoon. Kaya mayroon pong itinakdang tinatawag na damit pangkasal. Dapat isuot ito ng tao sa sandaling natanggap niya ito bago pumasok sa handaan. Maring diretso itong isuot o ipatong. Parang uniform po. Ganoon ang kasuotan. Alam niyo po, kung nais nating pumasok sa handaan ng Diyos at kilalanin ng Diyos, dapat ang suot natin ay ang kasuotang inihanda ng Diyos at hindi po yung sa tao. Isaiah 61 verse 10. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Binihisan niya tayo ng damit ng kaligtasan at ng balabal ng katwiran. Kaya nung naligtas tayo, sinuot na natin ang kasuotang ito. Gaya ng nangyari po sa alibughang anak, inalis ng ama yung pong dating kasuotan niya, binigyan siya ng maayos. Kaya nga, yung maduming kasuotan ng alibughang anak nawala at pinalitan ng bago. Maputi ba ang iyong kasuotan, nahugasan ka ba sa dugo? Pagdating niya ay handa ka bang tunay, nahugasan ka ba sa dugo? May lakas ng loob tayong papasok sa langit? Kung suot po natin ang kasuotan, pero may tao po sabi niya, maganda ang suot ko, gawa ito sa England, ang damit ko. Alam niyo po ba kung gaano ito kamahal, sabi niya. Nakita siya ng hari bigla. Tinanong, bakit hindi mo suot ang damit pang kasal? Wala siyang masabi. Bakit? Ipinag-utos ng hari na magdamit ng damit pang kasal, pero iba ang suot mo. Ito po ay dahil gusto niya yung damit niya.
Sinasabi na ang isang tao ay hindi makakapunta sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran. Kaya nga po sa Mateo 22 verse 14, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Marami ang tinawag, kakaunti ang pinili. Ibig sabihin talagang kakaunting tao, yun po talagang makakapasok. Marami ang mga Kristiyano kuno, ngunit ang mga tunay, sila po ay kakaunti. Napakakakaunti. Kakaunti po talaga. Sa 1 Corinthians 10 verse 5, ang mga Israelita ay naligtas mula sa Ehipto sa pamamagitan po ni Moises sa kapangyarihan ng Diyos. At nung umalis sila sa Ehipto, ang mga lalaki lamang ang binilang. Ang mga babae at mga bata ay hindi binilang nung mga panahong iyon. Sa mga higit 20 years old, sa mga mayroong kakayahang makapaglakad ng malayo, mga lalaking pwedeng sumama sa digmaan, sila po ay mga nasa 600,000. Sa mga taong lumabas ng Ehipto, nang sila ay pumasok sa lupay ng Kanaan, tanging dalawang tao lamang po, sina Joshua at Caleb, ang nakapasok mula po sa 600,000. Ang iba ay namatay. Kakaiba, hindi po ba? Ang mga taong bagong ipinanganak sa ilang, ang mga taong bata pa lamang noon, mga panahong lumabas sila sa Ehipto, at si Joshua at Caleb ay pumasok. At ang mga taong maaaring bumalik sa Ehipto ay namatay. Namatay po sila. Kaya sa 1 Corinthians 10 verse 5, sabi doon, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang Diyos po ay hindi nalugod sa maraming bilang. Kahit na marami, tandaan nyo, ang peke ay peke pa rin. Kahit na ang isang tao lamang ang matira, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan pa rin. Ang mga tao gustong sumunod sa maraming tao, kagaya ng salitang, ang opinyon ng napakarami ay ang daan patungo sa langit. Ngunit ito lamang po ay salita sa mundong ito. Iba po, ibang-ibang pananaw ng mga Kristiyano, ang opinyon ng nakararami ay masamang kaisipan. Alam niyo po, pinatay ng napakaraming tao si Jesus. Hindi po ba? Kakaunti lamang po talaga ang tunay na naniwala sa Kanya. Kahit hanggang ngayon, ganun po ang nangyayari. Kaya sabi po, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sa Exodus chapter 12, sa huling gabi bago lumabas ang bayan ng Israel sa Ehipto, dumating ang salot ng kamatayan ng panganay sa Ehipto. Ang mga Israelita ay sinabihan na pumatay ng tupa, ilagay yung dugo doon po sa kanilang pintuan, ilagay ang dugo sa dalawang haligi ng pinto at itaas ng pintuan ng bahay. Kaya sa Exodus chapter 12 verse 13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. At walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang tupa ay namatay sa halip na sa panganay. Gayun din po, ang kordero ng Pasko, sabi po sa 1 Corinthians 5 verse 7, si Kristo ang kordero ng ating Pasko. Ang ibig sabihin ng araw ng Pasko, lumampas na. Ito po ay dumaan na. Si Jesus ay namatay doon sa krus, dinanak ang dugo, kaya dumaan na sa atin ito. Ang pinto kung saan inilagay ang kordero, ang dugo ng kordero, ang pinto ng dugo na si Jesus, maliit na kordero, ay inilagay sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus. Sa pagdanak ng kanyang dugo, siya ang naging korderong pampaskwa. Inabot niya muna ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang krus at nang tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pinto na ito ay sa dugo. Kaya sa John chapter 10 verse 9, sabi niya, ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok o pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Si Jesus ang pintuan ng kaligtasan. Ang pintuan ng tupa. Ang pintuan ay makipot sapagkat hindi tayo maaaring makapasok doon dala ng mga kasalanan. Ang mga sariling pagsisikap hindi rin pwede. Tanging dugo lamang ni Jesus sapagkat ito ang pintuan na maaari lamang tayong makapasok sa kanya sa pamamagitan ng dugo. Noon po, kapag dumadaan po ako sa Seoul,
nakikita ko po ang kilalang, sobrang kilalang simbahan. Ginawa po nila ang pintuan ng church building nila na napakakipot talaga. Ang church building po ay napakalaki, subalit napakaliit ng pintuan. Ano po ang nilagay nila? Nakaratula, Matthew 7 verse 14. Sabi nila, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay. Ano po? Iyon po ba ang ibig sabihin? Talagang nakakaawa po. Kung gayon ang papasok sa pintuan, ay papasok sa buhay. Akala nila ganon, pero hindi po. Nung si Jesus ay binautismuan sa ilog Jordan, umahon mula sa tubig sa Matthew 3:16. Sabi doon, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan sa kanya ang kalangitan. Ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Dahil sa kasalanan ng mga tao, ang langit ay nagsara patungo sa Diyos. Ang pintuan patungo sa Diyos ay nagsara. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, tinubos niya ang kasalanan ng mga tao. Winasak niya. Winasak po niya ang kaaway, yung pagiging kaaway natin sa Diyos at binuksan ng pintuan ng langit. Bukas na ang pintuan ng langit. Ang pintuan patungo sa buhay ay nabuksan, kagaya ng dugo na inilagay sa pintuan sa araw ng Paskwa. Sa Revelation 3 verse 8, tignan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sino man. Kapag ito ay kanyang isinara, walang sino mang makapagbubukas nito. O kung ito ay kanyang binuksan, walang makapagsasara. Ngunit sinasabi na inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas, ang pinto. Ang pinto ay nakabukas po at makakapasok tayo sa pamamagitan ng ano po? Ng pananampalataya. Noong naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan, pumasok po tayo sa pintuan. Sa Pilgrim's Progress, si Christian na iniwan ng lungsod na malapit ng mawasak, naglakad po siya sa daan patungo sa langit at mayroong proseso sa pagpasok sa makipot na pintuan. Siya ay mayroong mabigat na pasan ng kasalanan sa kanyang likuran. Ngunit nang siya ay makalampas sa makipot na pintuan, naging masaya po siya, magaan na ang lahat. Nakapagpatuloy po siya. Ibig sabihin naman nito na nakalampas na sa pinto ng kaligtasan. Nakapasok na siya sa pintuan at mula sa oras na yon, nagtutungo na siya sa langit araw-araw. Siya ay nagpapatuloy sa mataas na dako araw-araw. Sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang daan patungo sa langit, ang pagtuturo sa daan at sa salita ng katotohanan. Kung magpapatuloy tayo pagkatapos natin marinig ang katotohanan, kinalaunan po ay magkakarating tayo sa buhay. Ibig sabihin, ang daan, katotohanan at ang buhay. Si Jesus ang pinto ng kaligtasan, ang daan patungo sa langit. Kaya sa Hebrews 10 verse 20, binuksan niya para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing. Sa makatwid ay kanyang laman. Dati po, mayroon pong dakong kabanal-banalan at dakong banal at mayroon pong tabing. Dahil po sa kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao, may pader. Ilang beses sa isang taon, para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita, dinadala po ng pare ang dugo sa isang sisidlan, binubuksan ng tabing at pumapasok doon at naroon ang kaban ng tipan. Kung saan naroon ang 10 utos, naroon ang takip nito yung luklukan ng awa, at upang mapatawad ang kasalanan, winiwisik po niya ang dugo ng 7 beses at nananalangin siya, at pinatatawad sila ng Diyos. Ito po ay sa loob ng isang taon. At kapag lumabas na ang pari, isang taon ang makalipas, gagawin uli nila ito. Hanggang sa pagdating po ni Jesus, ito po ang anino ng Panginoong Jesus. Kaya sa Mateo chapter 27, ang tabing ng templo ay napunit po mula po sa itaas pababa. Lubusan na po itong napunit. Pinunit ng Diyos ang pader, ang kasalanan sa pagitan ng tao at Diyos, ito po ay nawala na. Kaya nga binuksan niya para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay sa kanyang laman. Paano pong naging tabing
ang laman ni Jesus. Ang dahilan po nito ay nang si Jesus ay nasa mundong ito, mayroong Diyos kay Jesus at makasalanan sa labas ni Jesus. Kaya ano po ang nasa pagitan? Ito ang laman ni Jesus. Dahil sa mga kasalanan na nagawa natin sa ating katawan, dumating ang laman ni Jesus. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Ang tabing ay napunit sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Kaya ang Diyos ang nagbukas ng panibagong paraan ng pamumuhay sa gitna ng tabing. Ang daan ay nabuksan para sa atin patungo sa Diyos. Napakasaya po. Ipinaliwanag ito ng mabuti ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya binuksan ng Diyos para sa atin ang daan patungo sa walang hanggang buhay sa pamamagitan po walang iba ng Panginoong Hesukristo. Sa Lucas chapter 13 verse 24, sabi, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo po kami. At siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Ang pintuan ay magsasara. Ang pintuang ito ay hindi laging nakabukas. Kapag nagtapos na po ang panahon ng biyaya, ang pintuang ito, tiyak, ito po ay magsasara. At hindi na po ito muling magbubukas. Sa Genesis chapter 6, nagpa siya noon ng Diyos na hatulan ng sanlibutan sa pamamagitan po ng baha. At pagkatapos na magawa ang daong, si Noe at ang kanyang pamilya ay pumasok sa daong kasama ang bawat paris ng hayop at isinara po ng Diyos ang pintuan ng daong kaya't hindi na ito maaari pang buksan dahil Diyos po ang nagsara nito. Sa loob po ng 40 days, bumuhos ang ulan sa lupa. Lahat ng matataas sa bundok lumubog sa tubig. May mga taong pumunta sa daong, kumatok sila. Sumisigaw, buksan niyo ang pinto. Ngunit huli na po ang lahat. Wala na. Silang lahat ay namatay. Sa Matthew 25, mayroon pong limang matatalinong berhen ang naghanda ng kanilang langis para po sa ilawan. Samantala, may limang birhen na hangal naman, hindi nagdala ng langis. Ang mga birhen na nagdala ng langis ay nakapasok po doon po sa kasalan. Samantala, ang mga birhen naman na walang langis ay hindi nakapasok. Nagsara na po kasi ang pintuan. Kaya sabi nila, pakiusap, kumutuktok. Buksan ninyo ang pinto, ngunit hindi kita kilala. Umalis ka na, sabi po. Gayun din sumara ang pintuan sa kasalan. Kaya hindi na po ito muli pang bubuksan. Kaya huwag niyo pong ipagpaliban na maligtas kayo. Dahil kalaunan, magsasara po ang pintuan. Kung hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan, una po dapat munang ayusin mo yan. Dapat maligtas ka. Ngayon na ang panahon kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi mo dapat ipagsawalang bahala ang iyong kaligtasan. Ayusin mo po ito. Kailangan maging sigurado ka. Alam po natin. Ito pong katawang ito, ilang dekada lamang, ngunit ang kaligtasan ay buhay na walang hanggan. Tingnan po natin sa Mateo chapter 15. Mateo chapter 15. Verse 13 at 14. Mateo chapter 15, verse 13 at 14. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag na ang umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sabi ni Jesus, ang bawat halamang hindi itinanim ng Ama na nasa langit ay bubunitin. Ano ang ibig sabihin nito?
Ang mga relihiyosong tao sa Israel, mga Fariseo, ang mga eskriba ay nagtuturo ng Biblia, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus na sila ay mga bulag na taga-akay. Nagalit sila sa turo ni Jesus at sinubukan nilang patayin siya. Sabi niya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit, sabi itinanim. Ibig sabihin parang soybeans, itinanim ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, red beans ang tumubo. Sabi nila na mas mabuti raw ang red beans kaysa doon sa soybeans. Ngunit ang hindi itinanim ng Diyos ay bubunutin. Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama, ito ay bubunutin. Sinasabi ng mga tao na sila naniniwala sa Diyos. Ngunit kung wala silang buhay na itinanim ng Diyos, kung gayon, sila'y bubunutin. Ibig sabihin, itatapon sila sa impyerno. Sinasabi nilang sumasampalataya sila, ngunit wala ang buhay ng Diyos sa kanila. Hindi sila born again. Kaya malibang ang isang tao ipanganak na muli, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu. Kaya nga po, mahalagang bagay ito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Sa 1 Pedro 1:23, ipinanganak na kayong muli. Hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasiraan. Sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos, sa verse 25, ito ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay napatawad ang lahat nating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Nang marinig natin at maunawaan ang salita ng Diyos, na born again tayo. Pinatawad ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pagiging matuwid ni Jesus, ang katwiran ng krus at ang kanyang kamatayan, at ang banal na espiritu, ang muling pagkabuhay ni Jesus, muling pagkabuhay, ay nasa banal na espiritu. Kaya sabi, tubig at Espiritu Santo, ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay, katubusan at panibagong buhay. Naunawaan natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng salita. Ipinaunawa sa atin ito ng banal na espiritu na tayo'y ipinanganak na muli, na born again, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iisa lamang ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ibinigay ng Diyos ang binhi ng buhay. Kaya tayo po ay na born again sa pamamagitan ng salita at ng banal na espiritu. Kung titingnan sa Mateo chapter 3, sabi, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Kaya ang ligtas, ang trigo. Ang trigo ay inilalagay sa kamalig. Subalit yung ipa po, balat, walang laman. Mukha itong malaki sa labas. Mayroong mukhang Kristiyano. Mula pagkabata, nasa church. Magaling umawit. Nananalangin. Naglilingkod, nagpupuri. Ngunit wala pa siyang tunay na buhay. Siya'y isang ipa. Ipang susunugin. Ilalagay sa apoy na hindi mamamatay. Sa Matthew chapter 13, ang may-ari, siya po ay nagasik ng mabuting binhi, pero bakit tumubo ang mga damo? Ang kaaway ang nagasik. Ito yung diablo nagasik ng damo. Ang diablo, siya po ay nagtanim ng huwad sa gitna ng mga ligtas sa pamamagitan ng maling doktrina. Sa 2 Corinthians 11 verse 4, sabi, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Yesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o di kayo ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na nagpapasakop doon. Ibang Jesus, ibang espiritu at ibang ebanghelyo, tawag po dyan huwad. Tinatawag nila si Jesus, ngunit hindi ang tunay na Jesus.
Kahit na sinasabi nilang tinanggap nilang Espiritu, ngunit Diablo po ang tinanggap nila at hindi Espiritu Santo. Ito ibang Espiritu. Sinasabi nila ang Ebanghelyo, ngunit hindi ito tunay na Ebanghelyo. Kasi 2 Corinthians 11 verse 13, sapagkat ang gayong mga tao ay huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Kaya mga nangangaral ng ibang Jesus, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo, mga mandarayang manggagawa, nagpapanggap po sila na apostol ni Kristo. Kaya sabi po, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Subalit ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Kaya may mga ministro si Kristo. At mayroon din pong ministro si Satanas. Mga ministro ni Satanas. Kaya magpapanggap po sila. Parang makatwiran po sila. Parang apostol din ni Kristo. Kaya nga po, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay ganid na asong gubat. Yan po ang sabi. Alam niyo po ba kung ilan sila sa ngayon? Napakarami pong mga bulaang propeta. Paano naman po ngayon? Sobrang dami po nila ngayon. Kung titignan niyo, ang dami nila, maraming peking bagay. Kung titignan natin, parang tunay yung peke. Dati po, mayroon po akong experience. Mayroon pong nagbigay sa akin ng relo na peke. Mayroon po akong Rolex at Omega, pero sobrang mura po nito. Ito po ay dahil peke po ito. Subalit mukha po talagang pareho yung tunay at peke. Alam niyo po ba yung relo na ginamit ni James Bond sa 007? Anong brand? Ano po yung brand? Omega po, Omega. Ginaganon lang po iyon. Yung pong relo na yun ay mayroong mga special na gamit. At natanggap ko po ang parehong relo bilang regalo. Gaya po yung nung ginamit ni James Bond. Pero peke pala. Binigay po sa akin ito at peke pala ito. Sobrang laki. Subalit ganyan pa man, parang napakagandang gamitin. Automatic pa. Kung akin pong hahawakan ng ganito, ito po ay gumagana. Subalit alam nyo po, hindi ito tunay. Peke po ito. Subalit pag isusuot ko, baka may magsabi, hala, ang aming pastor, mamahalin, Omega ang suot niya. Kaya nag-alala po ako, baka magkaroon ng problema. Sinabi ng nagbigay sa akin, wala akong pananagutan dyan, ha? May isang bagay po akong narinig noon sa isang pastor sa Germany. Nung nakita ko ang relo na iyon ay napakaganda. Subalit isang estudyante nagtanong sa kanya, Pastor, gaano ba kalaki ang allowance nyo? Nakita niya yung relo at naisip niya na ang allowance ay malaki. Ito po ay dahil parang mamahalin yung relo. Pero yung relo ay peke rin po. Sa palagay niyo po ba gagamit din po ako ng mamahaling relo? Hindi po. Kahit gamitin ko po ang relo na iyon, wala pong magiging problema. Pero hindi ko po ginagamit. Gayun pa man, napakaraming peking Jesus, peking Espiritu, mga peking Ebanghelyo. Ngayon, kung madaling mapapansin ng mga tao kung alin ang peke, bakit pa sila maniniwala doon? Pero dahil po iniisip nila na tunay iyon, kaya nga hindi sila nagkakaproblema. Sa Galatia 1:9, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, hayaan na siyang sumpain, sabi po sa Luke 13:24, marami ang nagsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Ano po ang sinasabi nila sa bersikulong ito? Magsisimula kayo magsabi, kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming lansangan. Kami ay natuto sa harapan ng Panginoon. Kung gayon, kilala mo ba kami? Sasabihin po, hindi ko kayo kilala. Kaya kung pumasok sana sila,
Doon po sa makipot na pintuan at dumaan sa masikip na daan, tatanggapin sana sila ng Panginoon. Subalit, kahit na nais nilang pumunta sa kanya ayon sa kanilang kagustuhan, hindi niya alam kung saan sila nagmula. Hindi sila sang-ayon dito. Kaya mga kapatid, ito po ay napakaseryoso. Alam niyo po ba ito? Kahit na hindi sila sigurado, maaari bang pumunta sa langit? Kahit na ang mga tao ay maaaring gumamit ng peking pera, kasama po ng tunay na pera, subalit hindi kailan makakapunta sa langit ang mga peke. Kaya kailangan nating pumasok sa makipot na pintuan. Napakahalaga po nito. Sa Pilgrim's Progress po, habang tayo po ay natututo ng salita ng Diyos ng maingat, dapat po natin itong gawin sa harapan ng Panginoon hanggang sa makapunta na tayo sa Kanyang kaharian. Ganon din po ang ginawa o isinalarawan ng Pilgrim's Progress. Kaya dapat po nating matutunan ng Biblia ng may kasipagan at dapat po tayong maniwala ayon sa kung ano ang ating naunawaan. Pagkatapos po nito, kung mayroon mang mga pagdududa po, pakiusap, magpa-counseling po kayo para sa kasiguraduhan ng kaligtasan nyo. Pagkatapos po nito, ang mga taong naligtas ay dapat na mamuhay bilang isang naipanganak ng muli na anak ng Diyos. Nang sa gayon, siya ay kilalanin ng Diyos at dapat din nilang kilalanin ang bawat isa sa gitna ng mga taong naipanganak ding muli. Alam niyo po ang ikalawang pagdating po ng Panginoon ay napakalapit na, kaya dapat po tayong tumayo sa tiyak na salita at pananampalataya at dapat po tayong sumunod at mamuhay ng may kasiguraduhan, katapangan at kagalakan. Hanggang dito na lamang po, manalangin na po tayo. Aming Diyos na mahabagin, kayo po ay nahabag sa amin na lumayo sa Diyos at gumawa ng kasalanan at hindi namin kilala ang Diyos noon. Subalit inibig po ninyo kami. Una po sa lahat at ang aming Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at kaparusahan na dapat naming matanggap. At ang lahat naming kasalanan ay nalinis na sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesus. Iniligtas niyo po kami ng walang bayad. Ipinaunawa po ninyo sa amin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hinayaan po ninyo kami na magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan at mamuhay bilang mga anak ng Diyos sa katotohanan sa pamamagitan ng pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya kami po ay nagpapasalamat at pakiusap, tulungan po ninyo kami na walang sino man ang mapahiwalay sa biyaya ng Diyos. Pakiusap din po, gabayan po ninyo kami na tumayo sa salita ng Diyos hanggang sa kami ay makatayo sa harapan ng Panginoon. Hayaan po ninyo na makapamuhay po kami sa iglesia at pangunahan lamang ng banal na Espiritu. At kung ang sino man ay hindi pa po sigurado sa kanyang kaligtasan, pakiusap, hayaan po ninyong maunawaan din niya yung kaligtasan. At nawa matiyak niya ito sa kanyang pananampalataya at mabuhay na isang tunay na Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.